Welcome back sa May Sports at ngayon ay pag-uusapan natin ang bagong manlalaro ng Los Angeles Lakers. Tara, at ating alamin. Pero kung bago ka pa lang dito, inaanyahan kita na mag-like, comment, share and subscribe sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. Ang Los Angeles Lakers nga ay may kasalukuyang 14 manlalaro sa kanilang NBA lineup, samantalang meron naman silang 5 manlalaro na merong 2-way contract sa kanilang kupunan. Sa mga hindi nga po nakakaalam dyan na bawat kupunan sa NBA ay maaaring kumuha ng 20 players para sa kanilang kupunan. Subalit hindi nga lahat ng ito ay makakapaglaro dahil 12 players lang ang makakapaglaro sa NBA season, samantalang ang iba naman ay reserve players at ang iba naman ay 2-way players na kanilang dinidevelop at ini-improve upang mapakinabangan nila ito para sa future ng kanilang kupunan. Kanina nga lang umaga, ayon kay Shams Queen ng CBS Sports, ay kinuha ng Los Angeles Lakers ang former G League MVP na si Frank Mason III at binigyan niya ito ng training camp deal. Ito nga ay talaga namang kahanga-hanga sa kanyang G League dahil ito nga ay nag-a-average noong 2019-2020 season nga nito sa G League ng 26.4 points, 3.4 rebounds at 5 assists per game na merong 54.4% from the field at 42.5% naman sa kanyang 3-point line na talaga namang napakataas ng kanyang numero sa kanyang stat sheet. Subalit sa kanya namang 4 seasons sa NBA, ito nga ay nag-a-average lamang ng 6.7 points at 2.6 assists na merong 39.6% from the field at 30.1% naman sa kanyang 3-point line. Nakitang-kita natin na malayong malayo ang kanyang numero sa G League kumpara sa kanyang numero sa NBA. Pero para naman sa akin ay sobrang gandang additional pa rin ito para sa Los Angeles Lakers dahil nga naniniwala ko na kayang-kaya nito mag-contribute sa opensa kapag ito nga ay nabigyan ng minuto upang makapaglaro. Sa ngayon nga ay hindi pa sigurado kung mabibigyan nito ng guaranteed contract para sa next season sa NBA. Subalit napakalaki nga ng chance nito na mapasama sa lineup ng Los Angeles Lakers sa NBA para sa next season dahil nasa preseason pa lamang naman ang NBA na kung saan ay maraming manlalaro ang hindi muna maglalaro, kaya naman malaking opportunity ito para sa kanya upang maipakita niya ang kanyang potential sa paglalaro ng basketball. Overall, ang kanyang numero ay magaganda naman at ang malaking katanungan na lang dito ay kung magpipit ba ito sa Los Angeles Lakers lineup. Yan lamang ang ating mabilisang balita sa ngayon, kaya naman kayo, sang-ayon ba kayo sa pagkuha ng Los Angeles Lakers kay Frank Mason? Mag-comment ka lang sa baba ng iyong opinion at aking babasahin yan. Maraming salamat po. Paalam!